So alam naman na siguro ng lahat ng laban nga ng Los Angeles Lakers at ng Phoenix Suns ay napakainit nga ng dalawang team. Pisikalan talaga, trastukan at talagang magkakainitan ng ulo kung sino nga ang hindi kayanin ng trastukan. At alam naman natin siguro kung sino ang team ang natalo pagdating sa battle na yon, sa mental game. At ayun nga ay ang team ng Phoenix Suns. Si Devin Booker ay na-eject nga dahil sa pagtulak dito kay Dennis Schroeder at seconds later ito nga rin si Jay Crowder ay na-eject from the game. Now honestly, nung una hindi ko alam kung bakit na-eject nga itong si Crowder, pero may lumabas niya na clip sa Twitter na ngayon ko lang din nakita na ito nga si Dennis Schroeder at si Jay Crowder ay nagtatrastukan pa din matapos niyang ejection ni Devin Booker. At mukhang nga nagkakaseryosuhan na yung trastukan ito ni Schroeder at ni Crowder dahil dito kung makikita niyo sa clip, ito nga si Dennis Schroeder inahanda na yung kanyang kamay kung sakaling nga magpang-abot sila ni Crowder. Tingnan niyo yung kamay ni Schroeder. Para bang sinasabi niya na let's go. Kahit nga na mas malaki si Crowder sa kanya ay hindi nga natakot itong si Dennis Schroeder. At matapos nga niya muntik na magpang-abot itong si Dennis Schroeder at si Crowder, sinabi nga nito ni Schroeder sa kanyang interview na ang nanay niya daw, pinalaki nga daw siya ng tama. Na if you talk disrespectful nga daw sa kanya, magto-talk back nga daw din siya ng disrespectful. At mukhang dito nakitahan natin yung sinabi ni Schroeder na ganun. So hindi nga lang basta nanalo ang Lakers sa laban na ito, napanalo nga rin nila yung psychological warfare o yung mental game na tinatawag. Dahil na rin yan siguro na hindi nga rin sila makashoot ng kanilang mga tira, as injured pa ang kanilang leader, ang kanilang all-star player. Tapos nagdagan mo pa nga ng itong Los Angeles Lakers ay dinatrastok sila the whole game. So ayun, hindi siguro kinain ng batang-batang Phoenix Suns team ang pressure or ang intensity nga sa playoffs. At ayun, na-frustrate nga ang bawat player nila at nagresulta nga yun sa ejection ng kanilang dalawang starter sa laban na ito. So ngayon nga, iaabangan lang natin ang next game ng dalawang team na ito. Kung ganun pa rin ba ang mangyayari sa Phoenix Suns o makakapag-adjust nga sila sa paglalaro ng Lakers at sa pangka-trash talk nila. Abangan natin niya sa Lunes dahil bukas, pahinga pa rin itong dalawang team na ito. At speaking of the Phoenix Suns na rin, ito nga si Chris Paul sa kanyang post-game interview ay parang ang sinisisi niya ang referee kung bakit nga sila natalo sa laban na ito. Panoorin nyo ang kanyang interview bago natin i-explain. Hard competing, we gotta try to, you know, limit their free throw attempts. You know, they're shooting a lot of free throws last game, tonight. I mean, if I was a betting man, 11 games in a row. 11 games in a row. And we'll see what happens. Thank you for the time, Chris. 11 in a row is tough. So may sinasabi at binabanggit nga itong si Chris Paul na 11 games in a row. 11 games in a row. So kung hindi nyo nga maintindihan, ang binabanggit niya nga doon ay itong si Scott Foster na isang referee. Sinasabi niya 11 games in a row na nga daw siyang natatalo kahit sa ampang team simula nung Rockets kapag nga daw ang referee na si Scott Foster ay nag-officiate ng laban nila at ng kanyang team. So yun nga ang sinasabi ni Chris Paul na 11 games in a row na 11 games in a row nga daw. So ngayon guys, iiwan ko nga sa inyo ang tanong kung naniniwala ba kayo kay Chris Paul na kung bakit nga daw natalo itong Phoenix Suns sa Lakers ay dahil nga daw dito kay Scott Foster. Comment down below your opinion. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!